po sa inyong lahat. Sana po nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Ngayon umaga po ito ay may bibigay lang po kunting share at tips sa malamig na basement. Katulad po ngayon, nakatira din po kami sa basement. Kahapon po, sa sobrang lamig po kahapon, hindi namin kaya mag-t-shirt. So sobrang lamig talaga nga po. Parang pakirandom po kahapon, sobrang hindi siya normal eh. So ngayon ang ginawa po namin, tumawag po kami sa landlord namin kahapon. At nagpadala po siya dito agad ng technician. So, ang i-share ko naman po sa inyo is based on my experience po sa ginawa ng technician kahapon upang hindi na po tayo magbayad ng malaki. So, ngayon, ang una po natin gagawin, pupunta tayo ngayon sa furnace at check po natin ang una. Ito po ang gagawin natin. Lip mo kayo dito. So, nito umaga po ngayon, dito po nga tayo sa furnace na tinatawag. So, ang una pong ginawa niya, magbibigay po ang tip. So, ito po, lagayan po ito ng filter. Ito po. So, ang ginawa po niya kahapon, pinalitan niya lang po ito. So, sa sobrang dumi na nga po ito ngayon. Sobrang dumi. So, ang dali lang naman po ito ikabit. Kabit ito po, ano? Mas mabilis na ikabit. May araw naman, gagayain lang natin ito. So, bubuksan natin ito. Tapos ito, ihilain lang natin yung luma, ipapalit yung bago. Napalitan niya po yung bago. Ito na po yung bago. Ayan. Ito po yung bago. Ayan. Ito po yung bago. Walang kadumi-dumi. So, pinalit niya na kahapon. Then, naghintay po kami kahapon agad ng about 30 minutes. 30 minutes po kahapon. Naghintay kami ng 30 minutes. Hintay namin kung magkakaroon ng idea, pagkakaiba. So, ngayon, sabi niya, pag wala pa rin, mayroon akong bibigay sa inyo o pupunta natin dapat para maayos ito. Then, ang sinabi niya, okay, after 30 minutes, wala pa rin nangyari. So, sample lang po, no? Wala pa rin nangyari. Nagbalik na tayo ng filter at lahat. So, ngayon, may gagawin po tayo. Lalabas po tayo ng bahay at ipapakita ko po sa inyo yung isa pang pong ginawa namin kahapon para bumalik sa normal na temperature yung bahay. So, tara na. Ngayon guys, ano, magbihis muna tayo kasi medyo malamig sa labas. Minus 19, so malamig pa rin. So kailangan natin kumpletong jacket para hindi tayo lamigin sa labas. At magdadala po tayo ng gloves, yung karapat dapat ng gloves. At yung talagang kaya sustain mo sa labas. So ngayon, importante sa lahat, yung safety muna tayo bago tayo lumabas. Then, papakita ko po sa inyo ang kung ano po yung gagawin natin sa likod at kailangan natin gawin. So, tara na! So, ngayong umaga, no? Dito na tayo sa likod. So, hahanapin natin yung pipe na tinatawag. Yung singawan ng parang naka-ventilation ng bahay sa parang yung pinaka-pipe. So, hahanapin natin yun at lilinisin natin. Kasi may, yun ang isa sa mga tinuro niya sa akin kahapon para hindi tayo, para hindi mag-circulate din yung init sa loob ng bahay. And then yung ang nangyari kasi kahapon parang nagkaroon ng bara. So ngayon may ginawa na sa loob. Ipakita ko sa inyo. So guys, ito kung nakikita nyo po, no? Yan, sobrang kapal po nyan dahil po mayroong bakod sa kabilang bahay. Yan, bakod po ito. So ang sabi niya po sa akin kahapon, dahil po dito naharangan po yung exhaust natin dito, parang yung pipe yan. Yung pipe po yan, kung napapansin nyo po yan, yan, napapansin nyo po yan, merong lumalabas po na usok dyan. So kahapon, ang ginawa niya kahapon is, chinek niya to, ito. Ito. Pakita mo to. So itong pipe na to, close. Yan. Yan. Diba may butas po ito ngayon, no? Ito may butas po ito. May lamas po dyan na usok. So, anong nangyari po kahapon, meron po siyang bara. May bara po dyan kahapon. Kung nakikita nyo po, sobrang tigas. So, ang gagawin po natin ito ngayon is rilinisin natin. Tanggalin natin to yung mga nakabara. Lalo na po dun sa yung mga harang. Katulad dito. Kasi hindi po siya masyadong nakakalabas. O nakakahinga, ang tawag doon kung nakakahinga. So ngayon,
Ang ginawa namin kahapon, nilinis po namin to. Madaling gabi, gabing-gabi. Mga alas 7, nilinis po namin itong dalawang to. So ito po yung parang ventilation niya. Ito nakakalabas. So parang hindi siya nakakahinga. So ang gagawin natin to ngayon, tatanggalin natin itong mga yelo. So, kung nakikita niyo po yan, kita niyo po. Tandaan nila natin. Ayan. Ito niyo po, kung gano'ng katigas. Sobrang tigas po yan. Ayan. Grabe, yung tigas. So, kailangan po dito, nakakasingaw din pala siya ng maluwag. So, tulad po kasi nito, ayan. Kung nakikita niyo po sa background natin, naiipon siya. Ayan. Nagkakaroon ng bara. Ayan. So, nagmumulkito yung malaking yelo. Ayan, katulad nito. Ayan, pag dumami po ng dumami yan, so, isa maging dahilan yan para maging bara. Ayan, tignan nyo po kung gano'ng katigas po siya. Sobrang tigas po niyan. So, sobrang tigas po niyan. So, may nakaharang. Ayan. Tapos po, pagka sobrang lakas din ng snow, so, lahat ng snow babagsak dito. Kahit sabihin mo na mayroong may takip o may bubong, pero dito kailangan malinis siya dapat. So tanggalin natin to. Kung nakikita nyo po bumubuo-buo yung mga ganito yan, kailangan nyo po lang batagin kasi yan po minsan, kasi ito parang may lumalabas kasi dito na tubig. Kung mahinit, mainit yung loob, may moist na lumalabas, yung usok. Ang kapon, nung linis na namin to, itong pipe na to, mga around 20 minutes, so mainit na po yung loob. Yun po yung ginawa niya kahapon. So, medyo mahal po ang bayad po dun sa technician na pumunta kahapon. Hindi ko lang alam kung magkano, pero I think mga nasa 100 plus siguro yung babayaran mo. Sa pag-check lang doon sa furnace, pag-check kung saan yung pag-troubleshoot. So, mahal. So, ito ngayon guys, sinishare ko po ito sa inyo para makaiwas din po tayo sa bayaran. Lalo na po ngayong panahon na ito, pandemic, ang dami po nating mga bayaran. Marami na wala ng trabaho, tapos magbabayad pa tayo. Lalo na po doon sa mga may mga bahay. You know? Lagi po natin itong bigyan ng space lagi. Saka lagi natin iti-check. Ito. Lagi natin iti-check to. Kasi pag hindi natin chinek, simple lang yung problema, pero pag nagbara, buong bahay po yung epektado. So, pag sa basement, normal kasi na malamig, pero hindi siya usual kahapon dahil nag-jacket kami sa loob. Pero ngayon, mas okay na po. Ang lamig niya is parang nasa labas ka pa rin eh. So ngayon, after 20 minutes, gumanda na po yung init sa loob, maganda na. So ngayon, sana po makatulong po ito sa inyo. Share ko lang po para hindi na po kayo magbayad o tawag ng technician. Especially po dun sa nakatira sa mga basement. Linisin po natin ito. Yan po yung pinaka-advice ko po sa inyo. Linisin. Kasi kahapon tinignan ko po talaga yung ginawa niya. Wala namang sangginalaw dun sa baba. At yun, tinanggal niya lang yung filter na madumi. And then ito, isa sa mga dahilan nyo kung bakit hindi nagsisirculate o hindi naglalabas ng init ang heater natin sa loob ng bahay. Kasi may bara. So parang hindi siya nakakahinga. So pag ito po barado, hindi makahinga, automatic mag-automatic shutdown po yung sa loob. Parang mayroon siyang sensor doon na parang may nakabara. So lagi pong panatilihin natin dito na maluwag at nakakahinga, lalo especially no doon sa may mga bakod, no. So may mga kapitbahay na ganito. Yan, ang tignan niyo po, namumuo yan. Ang dami din dito kagabi. Nilinis namin ito kagabi ngayon. Siguro lubos ko na naman. Tinanggal namin ito kagabi. Ayan yung mga snow yan. Kung nakikita nyo po, tumitigas yan. Ayan.
Tumitigas po yan. So pag nakikita nyo po maganda ang usok, ibig sabihin po maganda po yung flow ng init po sa inyo sa loob ng bahay. So kung may barado, yun, parang tao din po. Pagka medyo nahihirapan tayo huminga, eh, iba yung pakiramdam natin. Ganun din po yung sa furnace. Kailangan natin linisin at palitan lagi, check na din natin yung filter at kayo dito. So kung ang nangyari guys, ganun pa rin ano, wala pa rin nangyari, ganun, nalinis na natin to, napalitan natin ng filter. So huwag tayong makakialam dun sa furnace hanggat hindi natin, di tayo knowledgeable dun sa furnace na yon. Kasi may involved po kasi dun na electricity. May tendency po kasi na pag nagkamali tayo nung kalikot doon, isasabog yun, magiging kus pa ng sunog. So may malaking problema. So advice ko, ano, dito po basic lang na ginawa natin. Yung parang simpleng troubleshoot lang po itong ginawa natin. Lalo na dun sa mga manalamig na basement, try nyo po ito, tanggalin yung mga nasa, yung mga pipe, nakaharang sa pipe. Try nyo po siya. So, hindi ko po in-advise na galaw-galawin nyo po yung furnace, ano? Kasi delikado. At medyo sensitibo po yun. At sa kunting pagkakamali natin, magiging cause po yun ng sunog. So, sana guys, makatulong po ako sa inyo kung sa kunting tip ko na ito. Hope, sana po is subscribe nyo din po yung channel ko, Ipoy's World. And then, paki-like na rin po and share sa lahat po ng dito po sa Calgary, Alberta, lalo ngayon winter. So sana makatulong po yung ginawa natin. Salamat po guys. God bless you all. Thank you. Ilang minute na.